Nakuha ko na nga yung birth certificate ni baby. Nung araw din lang nga ito, nakareceive na ako ng text na pwede nang i-release yung birth certificate ni baby. Nag-fill up pa pala nila ako dito bago nila i-release sa akin yung birth certificate. At pagkatapos nga nilang iabot at ibigay sa akin ang birth certificate, ay sinabihan akong basahin at i-review ko muna. At mabuti na lang at mabilis lang itong na-release kasi kakailangan ko nga ito para sa SSS. At ito nga kasing birth certificate ang pinaka-attachment ko sa pag-claim ng maternity benefit ko. Pagkakuha nga namin ay dumiretso naman kami sa may pinakamalapit na grocery store. Mag-grocery nga lang kami nila kambal ng konting snacks namin dito sa bahay. Kumuha na din na ako ng hotdog, ng tocino, tsaka ng luncheon meat. At dahil nasa likod ko na nga din lang itong mga ref, kumuha na din ako nitong Yakult nila kambal. Pagkatapos nga ay dumiretso naman kami dito sa may mga noodles. At alam nyo bang natutuwa nga ang puso ko kapag nakikita ko itong mga kambal na to? Parang kailan lang kasi nung nakahiga sila sa loob ng incubator na parang hindi mabubuhay sa sobrang liliit. Opo, premature po kasing ipanganak ko sila kambal. 8 months lang sila noon. Ngayon na may malalaki na nga sila, tinutulungan na din nila ako mag-grocery. Kita nyo nga naman, dinadampot-dampot na lang nila kung ano mga gusto nilang ipabili. At hinahayaan ko nga lamang sila kung anong gusto nilang damputin. Dahil sa pamamagitan niya nito ay nakakapag-explore at natututo din sila. Pero ang hindi ko nga kinakaya dito ay kung anong pulutin ng isa or damputin ng isa ay dapat meron din nung sa isa. Bilang 3 taon ko na nga kasi silang nakakasama. Kung anong meron dun sa isa ay gusto nung isa, meron din sa kanya. At hinahayaan ko pa rin nga lang sila dahil part pa rin ito ng development at paglaki nila. At habang lumalaki at nakakaintindi na nga sila ay dun ko na lang ipapaliwanag na hindi lahat ng bagay na gusto nila ay makukuha nila. At dahil nga dyan ay kumuha na din ako netong Gardenia Black Forest Bread. Yan nga pala ay request ng Daddy Vane at eto naman ang sa akin. Paborito ko nga kasi itong cheese bites ng Marby kaya kumuha na rin ako ng 3. Paano ba naman ay isang upuhan ko nga lang naman kasi itong isang supo. At kumuha na rin pala ako ng stocks na gatas nila kambal. Aabot na nga ito ng kalahating buwan kahit bibili na lang ulit ako sa susunod na sahuran. At syempre hindi pa matatapos sa pagbili ng mga merienda nila kambal. Maya't maya kasi nagsasabi silang nagugutom sila kaya ang ginagawa namin ng Daddy Vane ay nag-iimbak talaga kami ng pagkain nila. At yun nga naman ang ikinatutuwa namin ng Daddy Vane. Ang galing kumain at never naging picky eater tong kambal. Kanin, gulay, prutas pa man yan, hindi nila aayawan. Pero sadya atang payati ng katawan nila kahit magaling silang kumain. At aba, kanino pa ba yan magmamanay? Di sa Daddy Vane nila. Pagkatapos nga nilang ilagay ang stick-on na yan sa my cart namin ay inaya ko na silang umuwi. At ang ate Alika ay ayaw nga magpaawat, gusto pang kumuha ng isa. Kako nga ay tama na at mag-share na lang sila dun sa isa. Total, palagi naman naming sinasabi sa kanilang dalawa na dapat ay nagbibigayan sila. Mula nga sa chan ko hanggang ngayon pa naman ay dapat nag-share sila. At pagkatapos nga naming mag-grocery ay umuwi na kami dahil nga ay magkakabit pa daw ng tint ang Daddy Vane. Hindi ko nga din maintindihan abay may balak na ata siyang mag-open ng car tint business. Ang katotohanan kasi nito ay masyadong mainit sa loob ng sasakyan namin. Kaya naisipan niyang mag-DIY car tint. YouTube at Shopee nga lang ang ginawa niyang puhunan. At dito niya nga nasabi na saludo daw siya sa mga naglalagay ng car tint. Hindi daw pala kasi ito madali. Pero kako nga ay daddy, sanay na kasi sila kaya parang madali na lang sa kanila yung ginagawa nila. At ganito pala kasi yung itsura ng bintana ng sasakyan namin. Kitang-kita mo nga lahat ng pwede mong makita. So far ay maganda naman ang pagkakagawa ng Daddy Vane. Okay, bye yun.